Maka pati sa balang pagdilo mo ito sama-sama ang dilog ng ating mga panalangin. Inukunitari namin ngayon si San Luis na nawa ay tunay na kahit ang bayan sa ating pamamahala. At upang maging karapat dapat tayong gumanap, pagsisigan natin ang ating mga kasalanan at mga makukulang. Inaamin ko sa mga kanilang ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lupa at pagkansan sa isip, sa ita, sa gawa. At sa aking pagkulang, kaya sinasama ko sa mahal ng buhay Maria, sa lahat ng mga nilang mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon aming Diyos. Kawalan tayo ng mga kanilang ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayad tayo sa buhay na walang hangga. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama namin, mga Panginoon, mula sa kanyang pangasiwa sa lupa, inilipat mo si San Luis sa kaluwalhatian ng iyong pag-aari sa langit bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Kami naway mapasa amin ang kaharian mo sa pagganap namin sa tungkuling sundin ang loob mo. Sa pamagitan ng sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang ka. Amen.
ang mga
anibersaryo noong nakaraang linggo. So isang patuloy na pagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa atin. Yung ipag-iwan po natin ngayon, eh siguro po lang sabihin niyo na ang palagi ko nang narinig yan, Father, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, yan yung nilalapanan sa utos ng Diyos. Yung una ay pag-ibig sa Diyos, yung pangalawa ay pag-ibig sa kapwa. Pero hayaan niyo po na bigyan natin ang diin ng dalawang bagay na ito na kumisan po ay nagiging kinamimisura ng iba. Kasi dahil sa hindi nila nakakawa, huwag namin kalimutan na itong dalawang ito ay pagkasama. Kaya nga po mismo yung simbolo namin ulit, ang simbolo namin yung simbolo ng cross. Yung horizontal level, ugnayan ko at ang Diyos. Pag-ibig ko at ang Diyos. Ang vertical level ay bahagi ko na kung saan ay ugnayan ng kapwa na ako, ko at ang aking kapwa. So, pagkagadao na kung saan ay napalitan pala, vertical horizontal, ay bahagi na kung saan ay tayo ay magkasama, hindi pwede yung isa lang. Hindi pwede yung isa lang. Hindi pwede yung pag-ibig lamang sa Diyos. Bagama, tama, no? Pag-ibig lamang sa Diyos. Bakit? Kapag pag-ibig lamang sa Diyos at walang pag-ibig sa kapwa, ano mangyari? We will be trapped into fundamentalism. Yung matawagin po natin, extremism. Katulad ng bawa na ulit. Ngayon ay ang pinaka-favor siya, walang iba kundi yung ISIS. Fundamentalist Muslims. Na yung kanilang pag-ibig sa Diyos, ay pwede sila magdala ng bomba at pagmasakop. Tawagin natin ay sila ay suicide bombers. So, pag-ibig mo sa Diyos, pero walang pag-ibig sa kapwa, kaya sila ay pwede pumatay ng ulo, no? Ng kapwa nila tao, kahit na ng kapwa nila lahi. Nakita po natin yan, no? Kapwa Pilipino. Kasi bakit? Pag-ibig lamang sa Diyos. At yun ang kanilang pinapasiya. Walang pag-ibig sa kapwa. Pag-ibig lamang sa Diyos. Yun yung pinaka-extreme na makikita po natin. Kapag wala yung pag-ibig sa kapwa, we become fundamentalists. Hindi lang ako tulisin Muslims, no? It could be any religion. Pero kaya na po pinakalala sa atin ang mga kapal, na ang ating panangkataya ay dalawa. Dalawang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya po kung isang magtotala ka, kaya sinasabi namin fundamentalism, extremism. Nakita niyo po minsan na nasa, kahit nasa TV, no? Ano sinasabi ay may dalang-dalang bomba at papasabugin niya at sasabihin niya ay aralawak ka. Ano yung sabihin niya aralawak pa? God is great. No? Yun ang ibig sabihin nyo. God is great. Pero, pumapatay ng kapwa, pati sarili, no? Kay Sisay Pamela, hindi pwede. Hindi po yung paniniwala natin. Hindi pwedeng pag-ibig lamang sa Diyos. Na walang pag-ibig sa kapwa. Hindi rin naman pwede na rin
philanthropist. Ikaw ay tumutulong sa kapwa mo, pero wala ka namang paniniwala sa Diyos. Ano yung pwedeng kahinata? Ano yung mga pagkilos niyo na nakikita po natin? Alam, kung ano lang ang pagkasuntuan natin, huwag na natin isama ang Diyos. Yun yung kanila iniisip. Gusto ko na lang pinagkapasigyan lamang. Anything that is human, between human contracts. Kung na lang ang pagkasuntuan, na sa tingin nila yung makabubuti sa tao, wala nang moralidad. Kasi bakit? Wala nang Diyos eh. Kung saan na lang tayo magkasundo? Katulad ko kaya nga bumuha sa 2011 ko na rin. Marriage between the same sex. Yung kasal sa kapwa lalaki o sa kapwa babae. Kasi ba, pinagkasunduan lang natin eh. Huwag na namin isama kung ano yung sinasabi ng Diyos. Tayo nilang mag-usap kayo mga tao. Kaya kayo pati ninyo yun rin, divorce, yung abortion, wala nang Diyos eh. Kaya, yun na yung pinagpapasila. Ano kung ano lamang yung aabutin ng pagkakasundo. It is only a rule between men and women. Malakas equality of men and women, pero ano? Wala na Diyos. Human, purely human, ang pagkilos. Kaya na yung kapag nito, yung ilang mga idea na pumapasok ngayon sa ating lipunan, katulad ng limbawa na pagkasunduan natin. Pwede rin yung pumasok ninyo ulit. Kaya ang kinakailangan mo, maging handa tayo kasi bahagi ng pagkilos na nasabihin nila kayo, ito yung makatao. Pero walang Diyos. May mga taong tumutulong sa kanyang kapwa-tao. Pero walang pakialam sa Diyos. At ipinagulit niya, kung sakali man mayroong Diyos, wala siyang pakialam sa tao. Pero yun yung isa sa mga aspeto na kumpihan ko natin. Sabi na natin, oh, the law is harmful to mankind. Kapag sasabihin natin yun ang mananatili, darating din ang pagkataon natin, yun ay ikasasama ng pagkaunawa ng tao. Kasi bakit? Wala ang Diyos eh. Wala ang Diyos. Wala ang marami siyang mga karangalan that could never be explained. Bakit? Wala ang Diyos. Ang sabihin na natin ipapatay ng tao. Kaya ito yung dalawang extreme, fundamentalism and humanitarian atheism. Kaya kinakailangan pareho namin pag-ingatan. Kasi yun yung nakikita natin na kapag yun ay namamayari, ay yung isa lang ang pinakitinggan. Either pag-ibig lamang sa Diyos o pag-ibig lamang sa kapwa. Yun po yung una na alaman o maling pagkakunawa sa Ibanghelyo na ang binigyan ng pansin. Ano ba? Pangalawa, yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa pwede sabihin ng Father para yung ating meron niya. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Pero yung malaki na ako ngayon yung alay. Kasi yung sinabi dito na Jesus na, sinabi niya, itong dalawang utos na ito, ang siya pinakabuod na ipinayang ni Moises at ang mga propeta. Yun yung summary
iimbita. Para iimbita. Para iimbita. Hindi mo pwedeng sasabihin na ako na maiiwala sa Diyos. Pero meron ako nilabag. Hindi. Kapag nilulubabag ka dyan, lumabag ka sa utos ng Diyos. Kaya pareho ang itumumpisa. Pareho ang magbabayad po eh. Kapara na. Katulad na. The same as. Kasi yung sinabi ni Jesus, lahat na sinabi ni Moses at ng mga propeta ay nasa loob ng sap ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya hindi yung malaking hapon, hindi mo pwedeng sabihin ko na 75% pag-ibig sa kapwa and then 25% pag-ibig sa Diyos. Hindi mo pwedeng. Kinakailangan ng pareho ang bigat. Pareho ang bigat. Ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Hindi mo pwedeng maging dahilan na alin. Hindi na po ako nagsisimba kayong Father kasi sa pag-ibig ko sa pamilya ko. Hindi. Ano yung gagawin mo ng pag-ibig mo sa pamilya mo? At magsimba ka pag-araw na iwan ka sa pangili. Bahagi ko yun. Hindi rin naman po may sabi mo na ako'y naglilingkod niya sa Diyos. Bahala na yung pamilya ako. Maliban na naman kung ikaw ay nang mahari. So wala kang pamilya. So, kaya ngayon ang isa sa mga bahagi kung minsan hindi maintindihan ng tao. Kasi kapag nagpamilya ka, kaya yun po yung kadahilanan din ang simba kung bakit ang mga pare ay hindi pinag-aasawa. Kasi you could not devote everything. Kasi pag nagpamilya ka eh, hindi mo din sasabihin na, hindi ko magampanan kung muling ko sa pamilya ko kasi naglilingkod ako sa Diyos. Hindi rin ang pwede ko sabihin na, naglilingkod ako sa pamilya ko. Kaya konti lang yung panahon ibibigay ko sa Diyos. Kinakailangan ay katulad na. Kaya higit yung bigat na ipinapamanig sa amin ng Pumikapar. The same as our social obligations, the same as our devotion to God. Isa siya masawa ni Porsche ko na. Bahagi mo ng pagkilos na kung saan ang nakikita ko na. Kaya, bagamat kung sabi na natin, kahit tao. Dahil sa ating pagiging tao, meron kahit kailangan. Tumisa na kukulang ang isa. At sumusobra yung kabila. Pero hindi ko siya hindi naman sumusobra yung isa. Siguro, ginagawa lang natin dahilan yung isa para hindi natin magampanan yung ating obligasyon doon sa kanya. Hindi ko pwede. Hindi ko pwede. Kaya ako, ito yung patuloy na amon na ipinamamanig sa atin ang buong mga lalo-lalo sa pagkilos natin siya. Kaya kung yung makita ko, palawiyan, pinangalala ko palagi natin, kayo po bilang mga mananampalataya. Malakas tayo sa pag-ibig sa Diyos. Kaya yung patuloy ng mga manilig, kinakilang magbalakas tayo ng programa na tumutukoy sa pag-ibig sa kapwa. Kinakilang magbalakas tayo ng mga programa na tumutukoy sa pag-ibig sa kapwa. Na itong ginagawa ko ay yung maliwanag ng pag-ibig ko sa kapwa. Kaya nga mo, sabi mo, medyo malaki pa yung amon, pero at least, ginagawa natin na pagkakataon. So, kaya inaakit ko po yung mga reason ng simpa na magbalakas ng programang pagpastoral
na tumutukoy sa pag-ibig sa kapwa bilang isang pamayanan, bilang isang grupo, bilang isang simbahan. Yung nga sabi mo ako, yung ating ginagawa tuwing Huwebes, yung ating panalangin. Bagamat nagtatanong tayo sa Diyos sa banal sa Sakramento sa Ama, ano yung intention natin na ginagawa natin ito para sa mga may sakit at sa mga nag-aalala sa mga may sakit. Para makita namin na ito yung isang pag-iyos na pag-ibig namin sa kapwa. Kasi tatanong niyo, anong programa ninyo na tumutukoy ng pag-ibig sa kapwa? Programa bilang parokya. Programa na bilang parokya. Walang problema eh, yung programa natin para sa Diyos. Bakit? Meron tayo. Misa, pag-araw ng Linggo. Mayroon tayo misa, pag-araw ng Biyernes. At gawain ni Yahweh sa tayong Biyernes. Mayroon. Para sa inyo, para sa pag-ibig sa Diyos. Kasi yung mga napayo ni Yahweh sa tayo, yung para sa kapwa, nasa ka. Eh, pati na lang, individual na lang. Hindi, dapat may group activity para sa kapwa. Kaya, bagaman tayo nagsisimula pa lang sa pag-iris na ito, kaya nga, in-introduce ko po yung ating paninilay na panalangin, yung aking po 7 to 7 na magkawagin natin yung video tuwing araw ng Huwebes. Ito yung pakipag-ugnayan natin sa Diyos. Pero ang malinang intention, para sa mga kapatid natin, mga may sakit, at mga nag-aalaga na mga may sakit. Yun. Isa yun sa kapwa. Isa yun sa kapwa. Pero sa nakasabi mo nga rin, dapat po ay, yun ay every Sunday, every Thursday, no? Kaya, malibig, no? Kasi kung isa sabi namin, meron tayo para sa kapwa kapag Pasko. Once a year. Ay, ito. Kaya po, bago ba huwag namin kalimutan na ito yung ginagawa natin bilang isang, ito yung pag-ilos, yung ginagawa natin para sa PPT. Bagaman kung isa, kakaunti pa lang ang tumutubod. Pero, hindi maliwanag natin, ito yung pag-ibig sa kapwa. Bilang isang parokya, isang mag-ibigores. We pray for the sick and for those who take care of the sick. Yun kasi yung intention natin. Para sa mga sakit at para sa mga nag-aalaga sa mga sakit. So, maliwanag mo na ito ngayon. Patungkol sa kapwa, particular ako, isa sa mga itinuturing namin mga mukha, isang mukha ng mga dukha. Pagkabato, may mga iba pa tayo sa mga yung ama na binibigay ko sa mga iba't iba yung mga resyo pang sipahan na kung maaari, magkaroon tayo ng pagkilos, lalo-lalo na ako para sa mga kapatid natin mga dukha o sa mga kapatid natin, particular na mga may sakit. Sana po magkaroon tayo ng grupo para sa mga may karamdaman. Kasi at least doon nagtutukoy natin. Isa ba o, ano pa, at least yung kung ating yung ating isang support group sa mga kapatid natin na mga OFWs. Yung kung mga kapatid natin na kanilang pamilya ay nasa ibang bansa. Yung aming grupo sa migrante, tuwing Lunis naman sila magkarasal bahay-bahay doon sa mga kapatid nating mga migrante. Pero sa nyo nga, pwede pa itong mag-expand.
Kaya lang, simulan muna natin sa panalangin. Sabi nga, sana nga, may mga pagkilos tayo ng dumudugo. Katulad na ipawa ng ano. Pero pagkabat ang sabi ka namin, medyo malaking mga hapon. Katulad na ipawa ng scholarship program. Pagkabat pabibigat, makita ko lang, pero yung sana yung simulan natin. Simulan natin, sabi nga doon sa isang grupo ay ng mga orasyon pagsipalay na mga grupo ng mga may antapresyon no? Na mga alaga sa mga kapatid natin na may mga problema sa high blood binabalangkas pa rin nila binabalangkas eh ito yung paliwanag ng programa natin sana po matagdagan natin kasi hindi naman yung sabihin ng kapatid. May misa na tayo eh. Para sa Diyosya. Nasaan yung para sa kapwa? Nasaan yung para sa kapwa? Dapat yung maging maliwanag na ha, ito para sa kapwa. Kasi yung pag-isipan natin pag-araw ng Linggo, yun ay tungkulin natin eh. Magsipan ang pag-araw ng Linggo at presa ng pag-ibig. Yun ay bangat ng utos. Tumutukoy sa maliwanag sa para sa kapwa. Para sa kapwa. Sorry. Para sa Diyos. Para sa Diyos. So, kaya ipanalangin din natin. Yung iba naman namin mga kapatid, komisyon ang kulang naman sa kanila ilin. Para pareho po, yung iba naman ay pareho kulang. Wala programa na para tumutukoy sa pag-ibig sa Diyos at wala rin programa na tumutukoy sa pag-ibig sa kapwa. Yung mga kapatid natin na inform sa NGO, yung akin din sana ako, yung mga kapatid natin na sa politika, sana rin po magsisipa kasi bakit paano nila magagabayan ng kanila tungkulin bilang isang bayan. Kung wala silang ugnayan sa Diyos. Si San Luis po, yung ating pinagdiriwang sa araw na ito, ay isang hari. Hari siya. Pero, kaya po kung inyong mapapansin, sa tayo bilang binyaga, tayo binigyan na pakikisa natin kay Kristo. Kay Kristo bilang pari, propeta at hari. Yung medyo kulang sa iyong masisiri, yung paging hari. Yung propeta, mga hari. Paging pare, alin, pagdansa. Pero yung paging propeta, paging hari, alin nga, mga kalaga, governance, stewardship, paano po ba malagaan ang mga tao nakakahalubilo po sa daigdig na ito? Kasi ng pag-ahari ko, pangangalaga, governance, pamamahala, paano yung pagiging maayos na pamamahala bilang isang Kristiyano. At yun, ito may palaking naamon na makita po namin. Kaya putusin po, ito rin ang kinakailangan natin tulungan ng bawat isa. Pero, pagkakataon na po sa ngayon ay matuto tayo mabigyan ng higit ng pagkakataon. Kasi sabi na natin ngayon ay alin, marami ngayon ang mga ang sakit ng ating lipunan ngayon ay alin, ang magpalusot. Maraming mga nakakalusot. Maraming nakalusot sa Costco. Milyon-milyon ang halaga. Ang nakakalusot sa Costco. Pero hindi lang sa Costco. Sa ating pang araw-araw ng buhay, gusto talaga namin kung isang maaaring makalusot. At nagpapalusot. Ito lang ang isa sa Alsada. Ay, nag-uunahan.
kasi makalusog ka agad. Pero paano naman sa ginagandang natin ang mahalos na pangalaga? Kaya kaya natin, alin, na dapat pangalagaan natin yung kapwa natin pananang palataya. Pangalagaan natin yung kapwa pananang palataya. Kung isa na sabi na natin alin, mahirap pa ito kasi bakit? Ayaw mo kasi, mag-comment. Bakit? Babalikan ako. Mag-alimbawa, yung isang kapwa ko, tinama mo, babalikan ka. Isang mayroon problema. Kasi bakit? At least, pare-pareho tayo mabago. Pare-pareho tayo may ayos. So kaya ang dapat din, maging handalin tayo natin ha, na magbago kasi hindi naman nangulugan na tayo ay 100% na sumusunod sa panawagan ng buong magkapal. Pero yun ang medyo kulang, walang problema yung para sa Diyos. Pero kumisan yung malaking problema natin yun eh, na tayo mga regular church school. Kaya rin, yun ang kulang natin. Yung kung paano natin magagabayan yung bawat isa. Ang tumahak sa landas sa maayos na pangangalaga. Sa maayos na pangangalaga. Okay, kaya nga sabi mo nga ako, kahit na sana po yung ating panalangin para sa mga miskin, simula lang ako. Sana marami pang mga programa na pwedeng may ayos ito. Ako po kung isa nila yung higit, mayroon ko sa ibang parokya na alin. Parokya ha? Parokya ito. Hindi ito NGO. Parokya. Parokya na mayroon dialysis center. May parokya na may dialysis center. So, para alin, ito yung kanilang apostol. Para sa mga isip. May mga parokya na alin. Mayroong kooperatiba. Matagal ko nang inaamon noon, kailang walang sumagot. Ano yung kooperatiba? Kapag kinakailangan siya, pwede siya pumunta. So, maraming parokya na gano'n. So, ganun, tinutulungan natin yung ating kapwa para ng palataya. Marami po ako kung sinabi pwede, pero yun naman ako. Sana magsimula tayo sa panalangin. Kasi, hindi mo pwede sabihin ng Panginoon, may ugnayan ako sa iyo. Okay na ugnayan ko sa iyo, pero yung ugnayan ko sa kapwa ko, kulang. Ay, hindi. Kinakailangan mag-work out tayo. Kinakailangan mag-work out tayo. Bumilos tayo na yung pag-ibig sa kapwa ay mapumansin. Yung pag-ibig natin sa Diyos ay hindi pwedeng maging dahilan para hindi namin gampanan yung pag-ibig sa kapwa. Pero ang pangalawang punto ay the same as loving our neighbor is the same as loving our God. Paging bahagi. Tawagin natin na yun ay magkakampal. Kaya ang tawag dito yun ay twin commandment. The old commandment. Twin. Magkapareho. Bagamang iba yung pinatutungkulan. So ito po yung aming ibigyan ng paninilay para sa araw na ito. No? Na yung pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Una, hindi pwedeng pag-ibig sa Diyos lamang. Hindi rin pwedeng pag-ibig sa kapwa lamang. Pangalawa, yung pag-ibig sa kapwa ay katulad din ng pag-ibig sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na yung pag-ibig mo lamang sa kapwa, okay na yun, kahit nakulang yung pag-ibig ko sa Diyos. Or vice versa. Kinakailangan
magkatapat. Kinakailangan pareho ang presentation ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. So ito yung panalangin namin sa harapan ng Poong Ikapal. Panalangin natin sa Poong Ikapal na nawa pagsinikapan natin na ito ay mapunuan. Thank you.